mo na yung elevation. Tapos, i-draw mo yung midline. Dito tayo mag-ano. Ito yung ating base point. So, ito ay midline 1. May 1 siya. Ito ating midline A. So, punta ka na ang level 1. Kasi ito yung ground floor mo. So, halimbawa, mayroon na tayo dito. Lines, array. Tip of war. Mga lima. And then dito. Alam ba ang width ng ano? Ng multi-story car park. Copy ko na lang. 8. Palitan mo natin yung units. Palitan mo lang 2 decimal. So, kung 8, ito. Copy natin 8 meters. Tapos, it will be. Group siya kasi nag-aray tayo, so nakagroup siya. Explore mo muna. Ungroup. Yung hindi ko ata na-check. Hindi ko na-check yung ungroup. Kaya nag-group siya. So gawa pa tayo ng dalawa. Pa-horizontal. Pag multiple copy, check mo to. So, ito yung slab mo sa baba, basement. Or, halimbawa, ang thickness ng floor mo ay 300. Gamitin na lang natin yung mga existing. So, itong floor mo ay 1 meters yung erase muna natin to. So ito hanggang aray natin ng hanggang 4 story. Tapos tipo 4 lang, no? Yun. So level 3. Level 4. At saka roof deck.
copy mo lang to. Copy ka, clipboard. Pag nandito ka sa elevation, pwede mong ikopya ang pagkataas. Pero pag nasa floor plan ka, ang gagawin mo ay copy mo clipboard. Tapos ipipaste mo. Selected levels. Ipipaste mo siya sa mga dito. Yan yung first option. So, nakopya na siya. Ang second option mo naman ay punta ka sa north or east elevation. Punta tayo sa north. So, sa north elevation, pwede ka rin mag-copy dito. So, halimbawa, pag wala pa yung floors mo, pwede mo rin siyang i-copy by this way. So, i-arrange mo siya. So, pwede siyang ganun. Pwede siya by elevations. Pwede rin siya by floor plan. So, ayan na yung slab mo sa ground floor. Remember, ala sa ground floor ka. So, halimbawa, yung mga columns mo ay nandito. So, magawa tayo ng column. No, na structural. Yung ito. Normally, ang column ng mga multi-store car park ay medyo malalaki. So, ilagay mo lang yung mga columns dito. Tapos, i-mirror mo na. Or i-array mo na. Muna lang nagkamali tayo. Naiwan yung isa. Ah, kasi itong spacing niya. So, halimbawa, iyan yung columns mo. Tapos, i-copy mo siya pa. Taas. Or, select mo siya. Pwede mo siya i-copy pa taas. Or, i-select mo siya. Gawin mo siyang i-adjust mo yung height niya. Pwede natin siya i-copy. Copy clipboard. Tapos punta ka second floor. And then, i-paste mo. Paste. Paste. Align second level hanggang 2 hanggang north depth. So, pagpunta mo na ang 3D. Ayun, nakopy na yung mga... Kaya ginawa ko ganun yung round floor kasi minsan pag nag... Isasample natin to sa ating... labis work. So, halimbawa, palagay mo, okay na siya. So, pwede ka nang mag-rack. So, punta ka sa level 1 ngayon. So, sa level 1, papasok yung kotse dito. Tapos, mag-ramp siya dito. So, kaliwa. So, yung ramp ko, magpo-floor plan ka lang. Structural floor. So, halimbawa, ang ramp niya ipapaganto. Tama ba, Chief? So, yung ramp mo, pwede mo i-adjust ang height ng mga dulo-dulo. Ito. So, halimbawa, ito ay papunta sa second floor. Ang second floor mo is 0 itong level 1, diba? So, i-adjust mo itong height. So, kung naka-ramp siya na pa-slanted, magdagdag ka lang ng points. So, tingnan natin sa 3D. Copy ka natin itong 3D. Duplicate mo. Ayan. Zoom on mo. Z. Tapos, kung gusto mo makita yung nasa baba, ano mo lang ito. Check mo itong section box. Ayan. Yung section box mo, i-adjust mo. Para makita natin kung saan siya nag-rank.
So ito siya, nag-ramp siya pa paganto. So ito siya actually ay butas, diba? So butasan natin yung second floor ngayon. Punta ka ng level 2. Yung butas may dapat dito. And then yung tinatanong na view range. Ito ka naman sa view range mo. Ito yung cut plane mo, 1.2 lang. Iba yung height natin is 4. Tapos, yung associated level. Pag naglalagay ka ng baluhin, nakakanta siya. Kaya ito ay i-wireframe mo para makita mo yung saan ka magbutas. So, normally, pag nagbutas ka, punta ka lang sa ground floor, edit mo yung boundary, tasa mo dito. Ayun. Kaya pag tingin mo sa third floor mo, ayun, magra-ramp na siya. So, ito ngayon, itong floor mo at saka ramp mo, copy-copy po lang pataas. Natanggalin mo yung so, sa third floor actually. So, tanggalin natin itong mga floor na ito. Kasi ito, kakopy natin pataas. Control, copy. Tapos, copy. And then, i-paste mo sa third fourth at saka fourth lang, no? Hanggang fourth. 3 at saka 4. 3, 4. Ayun. So, hanggang 4 na siya. So, ngayon, ang problema mo naman, uy, hindi nakopya yung sa may 2. Ang problema na mo naman ngayon, yung nasa third floor. So, actually, dapat hindi pa natin tinapi. Ando natin yung copy. Ando, ando piece. So, ito, copy mo. Sa ano lang siya, move mo lang, punta ka sa north view. So, halimbawa, i-move mo ito, pwede ka dito punta sa north view. And then, balik ka ulit sa third floor mo. So, actually, pagdating niya ng third floor, may butas pa siya. So, itong levels mo, wala yung third na siya floor. So, punta ka sa view. Para ito ka sa floor plan. Ilabas mo yung 3, 4, tsaka deck. Yun na. So, sa 3, actually, sa 3, ito yung slab mo. Butasan mo rin siya pataas. So, magagawa ka pa ng or i-copy na natin to. Edit boundary. I-mirror mo na lang. Center nito. So, iyan yung pataas niya. Tingnan mo sa 3D. Ako, magra-ramp ka naman dyan kasi yan yung butas niya, right? So, i-check natin to. At i-rename natin to. Ito yung perspective mo. So, pagdating niya dito sa taas, magra-ramp up siya. So, actually, kakapin mo na to papuntang third at saka floor. Al, fourth. Kakapin na natin siya ng, kakapin mo natin siya ng fourth. So, i-face siya. I mean, three pala. Face siya ng 3. Ah, ba't siya bumaba? Look mo. So, i-copy natin siya ng pataas. Ano lang yung warning niya. So, itong ano naman, itong dito ka sa kabila, pwede kang mag-mirror joke. Ilagay mo na yung section box mo dito. So, sa second, yung pag-ramp niya, may ramp pa siya dito pataas. So, dito sa second floor mo, ano tayo nag-start? Sa second floor mo, may butas. May, doon ka mag-start ng ramp mo. So, punta ka sa second floor. And then, dito, mag-ramp ka rin. So, mag-archi ka or structural. Tapos, magawa ka ng structural floor. I
five yung width natin. So, adjust mo lang yung width niya. Dito. So, ito yung siyang maglarang pataas. So, ito, i-adjust mo naman yung, ito yung tama na yung nasa dito na dulo. Dapat ito ay more. Yung ano niya, height. So, tingnan mo yung perspective kung ano nangyari. So, yun. Sana yung ramp mo pataas. So, pagdating niya ng second floor, magra-ramp up na siya. Kaya siya naging nasa taas kasi nagkano tayo na elevation. So, i-copy mo na lang ito. Copy mo pa pataas. Saka copy mo rin pataas. Ayan. So, mag-slab ka pa papuntang roof deck. Kaya lang, yung slab mo sa roof deck, butas niya ay ito lang, wala dito. So, close mo lang ito. And then, edit mo yung stuff. So, yan na siya. Punta ka sa perspective. Ayan na yung ramping mo. Ramp mo pataas at saka pababa. Ayan siya. Pag-spiral naman yung ramp mo, ganun din ang gagawin mo. Magdadagdag ka lang ng points. O, ano ba? So, halimbawa, ang nasa second tayo. So, halimbawa, sa second floor, ito ay pataas, ito ay pababa. So, maglagay ka lang ng dimensions natin. Dimension mo naman ito lang. Pag natapos ka ng mga dimension, i-pick mo sa labas. And then, pick mo sa labas kung tapos na. So, yan yung dimensions niya. So, kung ito ay, ang ramp mo ay pa-spiral, halimbawa, edit mo lang yung boundary. And then, mag-ano ka lang, mag-fifili. Ganyan. Mas wider siya pag ramp. So, example lang ito, ano? Ganun yung pag-i-edit mo ng ano. Edit mo na yung boundary. Delete mo to. Tapos, mag-line ka lang. Para ma-meet yung ano. Tapos, i-trim mo lang. So, ganyan siya pag-spiral. So, edit mo lang yung mga points na andito. Kasi ito ay 4, di ba? Ano bang nakalagay na ano dito? Ah, kasi nasa second tayo. So, ang pataas niya actually ito. Edit mo ang sub-elements. So, ito, edit mo lang yung height. Accordingly, kung ito ay pataas, so 4 meters, kung saan ba siya, yun. So, ito dapat yung 4 meters. More. Pwede ka mag-edit sa, ano, sa 3D view. Tapos, ito ay siguro mga 3.4. 3.2, ganun. So, ganyan siya. Kung marami siyang points sa ano, edit mo lang. 3.2. So, para siya ay tataas. So, so i-calculate mo pag different yung pag different shape.
So maglalagay ka lang ng points. Lalagyan mo ng value yung mga points mo. So halimbawa, ito yung ramp mo, edit mo lang, antayin, mag-add ka lang ng points, mga ganyan. Add mo yung points, tapos i-calculate mo ngayon kung ano yung ramping, ano niya, ramping value niya. So ganun, edit mo. Don't forget na kailangan mo itong, i-pick mo yung element, tapos kailangan mo itong i-pick din para malagyan mo ng mga value, yung mga points niya. So halimbawa, ito ay 3, ayan. Naglagay siya ng value. Automatic kasi, nilagyan mo na ng value yung mga dulo-dulo. So, kung halimbawa, tingnan natin ito sa perspective. Ibaba mo lang yung section box mo pagpaganyan para makita mo sa 3D view. So, ayan na. So, nagra-ramp siya. Nagra-ramp siya ng pa-curve dito. So, ganun lang yun, ma'am, ang pagra-ramp. Mag-construction floor ka lang, structural floor. Kasi pag RT floor, ma'am, hindi mo maka... Ang RT floor kasi ito lang. Hindi mo makikita yung mga sub-elements. Itong ito. So, pag ang floor mo ay wala nito, balik ka ulit, mag-floor ka ulit, gamitin mo itong structural floor para may mga points siya end-to-end. At saka pwede kang mag-add ng points. So, ito na yung multi-story car park mo. So, pwede mo nang tanggalin yung section box mo. At pwede ka na rin mag-wall sa gilid-gilid. Yan. So, yan yung multi-story car park mo. And then, tanggalin mo na yung levels. Tsaka yan. So, pag punta ka ng third floor, ganito lang. Dito ka lang pupunta sa properties mo. Tapos, kung gusto mo ito lang matira dito sa window mo, pick mo lang. Punta ka sa perspective mo, tapos mag-WT ka, ayun, tapos appreciated mo. So, halimbawa, realistic mo to, pwede siya. Ayan, okay? Tapos, lagyan mo ng wala yung ating mga kita mo, punta ka sa ECB muna. Check mo yung grid lines mo. Iangat mo muna siya. Tapos sa north din. Okay naman, okay. So, tanggalin na natin to. Ayun siya. So, that's it. Pag nag-print ka naman, dito ka lang sa mag-sheets ka. Pwede rin preview. Pwede rin sa sheets. So, halimbawa, may sheets ka. Add sheets ka lang. Gamitin muna natin yung tapos, i-drag and drop mo lang. Halimbawa, level 1, i-drag and drop mo. Drop mo yung floor plan mo. And then, click mo to. I-on mo yung crack view. Tapos, adjust mo lang yung crack view mo. Yun. Tapos, ilapit mo lang yung mga grid lines mo. Punta ka naman sa perspective mo, i-drag and drop mo lang din. Kasi naka-active view ka pa, mag-deactivate ka right-hand click and then deactivate view mo. Tsaka ka makapag-drop, drag and drop ulit. So, ayan yung perspective mo. Mag-arrow down ka para ma-move mo siya. Tapos, ito. And then, ito. Gusto mo matanggal yung... tapos, ito na siya. So, on mo lang. And then, ayun. Pwede mo itong i-move. Arrow down, arrow up ka lang. Tapos, pwede mo na itong i-drag. Ayan. Balik dyan. Ipasok natin yung... I-double click mo lang pag nag-paper space ka.
ganyan. Ito nakalabas din sa ganyan lang. Tapos mag-dimension ka. Tapos don't forget, i-activate view para magalaw mo yung iba. So, ganun lang siya. Kasimple. Tapos, i-print mo na siya. Mag-print preview ka po na. Ayun. Tapos, sa print mode, punta ka dito sa print to PDF. Set up. A tabloid mo or A3 offset. So, kung may margin ka, pwede mong i-user define o printer limit. Tapos, i-print to page mo lang. Naka-scale na yan. So, i-preview natin. So, ayun siya. Pagkatapos mo ma-preview, i-print mo na. Okay mo na. Tapos, save mo saan may lalagay. Ganun. Ayun. Tapos, tingnan natin yung saan siya nag-print ka. Saan napunta yung printer ko? Sa Project 1 documents. Okay. So, punta tayo sa folder na yon. Project 1. Project 1. Dito ata. Ewan ko saan na ang folder na punta. Anyway, puntahan niyo yung folder na yun. Saan ba? Documents. Documents project. Ito siya. Lagay natin sa desktop. Lagay natin print 1. Kasi para makita nyo yung output. So, punta tayo sa desktop. Select natin ito. So, ayun na yung print up. I-adjust mo na lang yung mga lettering letters. Adjust mo na. Para mag-1K.